father and son, si First Bobet and Kenneth. Ayan. So guys, punta lang kami ng tak-tak para sa Father's Day ride. Mapawis at mamaya tingnan natin kung kaya kong gawin yung mag-interview na ng konti about, syempre, topic natin ngayon, Father's Day. Okay? So, samahan nyo lang kami guys. Let's go! Woo! So dito tayo sa tigilan ng mga siklista in front of Cloud 9. Siyempre Father's Day ngayon. Father na ba kayo lahat? Father's Day! So happy Father's Day! Dahil dyan, magpapashoutout tayo sa kanilang mga partner para papayagi lago magbike, mag-upgrade at gumala ng malayuan, di ba? So pakilala and then sabay shoutout. Shoutout sa Mrs. Ko, 5 floor. Yeah! Shoutout kay Boss Austin at kay Boss Quick! Yeah! Salamat partner at sa mga upgrade ng bike ah at saka sa pagtakas ko, salamat. Dapat salamat ang talagang na. Bangitin mo ang pangalan. Mama Chup-Chup, Pintalier. Shoutout, Commander. Alam mo na yun. Dapat alam yung pangalan ng Commander. Mamaya maraming Commander doon. Commander ba? Yeah. Sigurista. So may pangalan ba ang grupo? Team Talier from Marikina. Team Talier from Marikina. Pero
sa anak kong babae, hindi mo na pwedeng inuman. Bawal ba? Kahit ano. Pero yun, yung easy lang, kumbaga nandiyan na medyo stricto ka, pero hindi naman yung stricto na nape-pressure na sobra. Nape-pressure yung bata. Kumbaga kung ano pa rin gusto gawin ng bata, nakasupport ka. Tamang disiplina, balance, give and balance, take. Yes. Yan. Sipin nyo guys, oh. Nakuha niya, ganun kasi yung parents niya, yung father niya. Pero nagawa niya, bilang ama na siya ngayon. Saka dapat cool lang. Hindi dapat takot sa iyo yung mga ano. Correct. Diba? May disiplina pero not out of fear. Masusunod sa iyo 'yon pagka ganun. Yan. Sige, shout out mo na yung mga kids mo. Oh, shout out nga pala sa hello sa missis ko, sila ni kay Bruha. Thank you, Sir Bruha, Magic. Bruha, diyan ka lang. Baka utosan mo pa ako dito eh. Ano, daddy's day ngayon. So free time. Walang laba-laba, walang utos. Wala. Pero takot pa rin. Therefore, this day, hindi. Thank you, sir. Hello, good morning, guys. Kasama natin si Sir Mayari ng Go to Heaven. No? Go to Heaven. Ayan, okay. Tatanungin natin siya. So, sir, ano bang traits ng parent, ng father mo? Siyempre, Father's Day nga. Happy Father's Day pala. Na nakita mo na parang proud ka na na-acquire mo yung traits na yun. Ano nga ba? Kasi matagal nang wala ang father ko eh. Pero sorry for you to hear that, no, sir? Pero naalala ko noon, basta magpaalam kami sa kanya, maayos, nagbibigyan niya. Okay. So, madaling kausap. Madaling kausap. Hindi siya masyado mahigpit sa amin. Yan. Gano'n, hindi naman kami porque iniipitan. Gumagawa kami ng hindi maganda. Siguro naisip na rin namin, walang bait ng papa namin. Siguro, magpakabait na lang kami. So bilang magulang, nagagamit mo ba yun, the same traits sa treatment sa mga anak mo? Oo, ganun din. Kaya lang syempre, kapatangan ngayon, medyo, pag hindi mo hinihipitan, medyo na ano. Sumasobra naman, maabuso. Kaya parang naiiba. Yan. Yeah. Sige sir, maraming salamat. Ha. Okay, happy Father's Day. Okay. Yeah. At, hindi ko alam si Sir Mark, father na rin ba? Hindi pa. Pero happy Father's Day sa father mo. Happy Father's Day sa lahat, ha? Yun. So, pa-shoutout na lang, sir, sa mga... Shoutout sa lahat. Mga followers mo, tsaka followers ko. Shoutout. Tapos na pumitik si Cyclist Pinoy. Yan. Okay, guys. So, good morning. Siyempre, random mga Cyclist Pinoy. Kinakaustap natin ngayon para tanungan sa mga common question. Lalo ngayong napapanahon ng Father's Day. So, sir, pangalan mo na ba? JR. Sir JR. So, siyempre, lahat tayo may mga naging parents. Anong masasabi mong traits ng parent, ng father mo, na na-acquire mo, na sa tingin mo, you're proud of na nakuha mo yung traits na yun? As a father, siguro masasabi ko yung pagbibigay ng priority sa family. Yan. Yeah. Yeah, kasi yung father ko, yun ang naging prinsipyo niya sa buhay. Despite na nag-OFW siya, priority niya parati yung family. Yun yung pinaka number one trait. Na naging proud ka. Pero dahil sa nakita mo yun sa father mo, na-admire mo yun, na-apply mo ba to sa family mo ngayon? Oo, definitely. Na-apply ko siya. So, kamusta naman ang appreciation ng anak mo about that kind of trait? Well, sa ngayon, mga baby pa kasi sila. Baby pa. Pero I feel appreciated kasi parati kang hinahanap ng anak mo. Yun. So, yung quality of time na pinaprovide mo sa kanila, yun yung nagmamarka sa kanila talaga. Naniniwala ako dyan, guys, kasi sabi nga nila, walang pera, walang gamit, ang kailangan ng anak mo. Saglit niya lang yun pagsasawaan, pero yung oras na binigay mo, buong buhay niya na yung matatandaan. Hindi yung binigay mo at hindi yung pera na ginastos mo sa kanila. No? Thank you. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Shoutout mo si Mrs. Shoutout kay Lindsay. Yeah. Ingat sa duty. Very safe. Inagin talaga yung pangalan. Yeah. Proud naman ako. Yun. Thank you, sir. Okay, syempre. Ang mga KB92 sa edad na to, pag hindi pa ama, ay kaduda-duda na. No? Baka hindi niya balak maging ama. Joke lang. So, interviewin natin si Karen Robert, our press, Bobet. Yeah. Syempre, andyan ang kanyang anak. Shout out.
Press Bobet, kung meron mang traits yung father mo na ina-admire mo at na-acquire mo, ano kaya yun? Yun yung ano, yung binibigyan priority siyempre yung family. Katulad dito, ito na may resulta ng pagiging father ko. Yan. Kenneth. Yan. Yung isang so, anak. Yes, kung paano kami ginabang ni tatay, ganun din yung ginawa kong effort para mapalaki ng mga isang aking nag-iisang anak. Okay. So kung yun yung nakita mong something na trait na proud ka sa daddy, up to now ba na ipapractice mo yan yes, sa family? Yes, up to yung now. Yung paanong paraan? Sa lahat, siyempre, kailangan natin mag-provide. So lahat ng kailangan sa bahay tayo nagbibigay at maaari. Bawas sa stress, bawas sa sakit ng ulo. Hindi tayo bibigyan ng sakit ng ulo. Okay, so matanong nga natin, Kenneth, di ka ba binibigyan ng stress ng daddy? Baligtad siya, nabibigyan sa akin. Hindi naman, sa school lang. Sa school lang, sa school. School stress lang. Okay. Saka ba naman magkaroon ng bike, walang puhunan. May bebenta pa, kumikita, may tubo pa. Ngayon, bebenta na naman niya. Para sa gravel. No? Diba? Walang puhunan niya na nag-upgrade. Okay. Bilhin nyo ng bike ko, guys. Ang buhay. Bilhin nyo ng bike ko. Wait, dati promote na yung bike mo para bilhin nila. Bilhin nyo na yung bike ko, guys. Para may pang-gravel na ako. Okay. So, shoutout mo na, Press Bobet. Shoutout. Shoutout kay Mami. Nasa bahay ngayon. Bukas ikaw na uli matapang. Ako muna ngayon. Okay, guys. So, syempre, isa pang KB92 na kasama natin ngayon. Si Sir Aldrin. Yan. Matapang yan. Matapang to. Si Ulat, mga tatay. Same question lang tayo. No? Anong traits ng father mo na sa tingin mo is something na you are proud of? Hindi masyadong babaero. O talagang hindi babaero. One woman. So dahil na-admire mo yun, ikaw din ba mismo na-apply mo to sa ngayon na pamilyado ka na? Siyempre. Ayan. Sa papaano paraan? Siyempre, si Mrs. lang. So huwag na daw siyang tanungin. Si Mrs. na lang daw ang tanungin. Ma'am, kung nandiyan ka man, nanonood ng vlog na to, comment below. So confirm yung sinasabi ni Sir Alvin, ha? One woman man daw po siya. Okay, sige, shoutout muna si Tito. At saka si YB. See in the road. Hi! Happy Father's Day to everyone. Ride safe. Okay. Sa si Idol po, meron na rin pong coffee shop. So, dapat i-promote mo na rin dito paminsan-minsan. Ayun, every Friday satsan dito sa Taktak yung Espresso Batangas. Puntahan nyo, guys. Ang pwesto niya, nasa pinakadulong-dulo nitong road na to. Pag nakita niya yung pader, yun na po yung kanya. Okay, thank you. Convento Boys, sila Press, andun sa may dulo, yung parking ng Bruha. Sure! Oo, no problem. Oh, dito tayo sa mga, sino ba mga ama dito? Silang lahat. Ama na daw pala lahat, okay. Ayan. Sige, mag-interview tayo random. Okay lang po ba? Ayan. No truck. Ayan. So, siyempre, father ka na. Lahat naman tayo, meron taring father, no? Whatever, good or bad, walang problema. Pero ano yung traits na nakita mo sa father mo na sa tingin mo is na-acquire mo and you're proud of it? Ako po, ang hirap ng tanong mo. Yeah, maganda. Ang Miss Universe. Ang Miss Universe to eh. Anong traits ng father mo na na-acquire mo siya mismo? Alam ko na. IQ. Proud. O si Idol na nagsabi. So dahil na-acquire mo siya, so nagagamit mo ba siya ngayon bilang ama ngayon para sa mga anak mo? How useful it is? Oh, yung pagiging makasikaso. Yeah, pagiging makasikaso. So pareho, kung paano kayo nasikaso ng parents, ng father mo, ganun din siya, ganun ka rin magbigay ng oras sa mga anak.
Ayun, shoutout sa anak mo. Shoutout sa mga pogi kong mga anak. Ayan. Ayun, sige. Mga anak na hindi ko alam. Delikado to. Mga anak na hindi alam, patay tayo. Okay, sila wow, sir, tatunoy. Naku, tumalikod na si sir. Sir, tatay ka na rin ba? Mukha na ba ang tatay? Kaya tinatanong ko muna, sedentary wala. Ay, hindi pa, hindi pa. Ito na lang, tanungin ka na lang. Anong traits ng daddy mo na talagang na-appreciate mo? And up to now, talagang you live up to it. To as an example to you as a son. Alam eh. Karen daw, Karen. Talad Karen. Resilience ah, resilience. Ano na lang? Resilience. Resilience. So talagang nag-recover ka agad for every challenges na pinagdadaanan. Ayun, okay. So nagagamit mo to in your daily life. Then how sa, useful sa it is. Ah, pati sa pagbabike. Kamukha to niya ano, ano, ni Kuya Jepoy. Ano, si Jepoy Tuason. Ano. Jepoy Tuason ng Antipolo. Hindi, taga-samba to. Pasig. Ta Jepoy Tuason ng Pasig. Aring Jepoy. No, may kalokalay ka dito. Mahilig lang ba kumain? Hindi. Hindi mo hindi kumain. Si Kuya Jepoy, mahilig kumain yun eh. Sige sir, see you. Shout out. Girlfriend. Shout out sa channel ko. May channel din. Oh, may channel din pala to. Neil Mana. Ano no? Neil Mana. Neil Mana. Sir Neil Mana pala. So follow nyo rin po yung page niya. Hanapin natin para may tag. Lagay ko na rin din dito. Thank you. Okay, good morning guys. May Cafe Jackers tayo na kasama dito. Akalain mo. Ito, matagal na itong siklista. High school pa lang ako. Yung pilahan niyan sa rotonda, kilala mo na. Yan. Pagka nasabi yung noob, naku, nangangatog na po yung mga nag-aanohan doon. Mga pasahero doon, tsaka driver, no? Ayan, si noob po yan. Hello. So, si noob po hanggang ngayon? Si siklista pa rin. Si Joey, tsaka si Boy. Tapos, kasama natin si Sir Joey. At saka, ay, ito pa si Sir Joey. Yeah. At saka si Sir? Boy. Boy, yan, mga siklista, kapanahonan. Hindi pa ako siklista, siklista na po itong mga to. Kaso ng bisikleta niya? Ayan, pinarada doon. Ano? So, anong oras pa ba kayo nandito? Tulog pa, Diyos, nandito na kami, Dennis. Papahiga lang kami, nantayin namin si Joey. Papakulong ko lang ng tubig ng kape. So guys, hindi ko po alam kung side of aging yun. Kasi yung tatay ko, ganun din po. Alas 3, alas 4 na madaling araw, gising na po. Sabi niya, napupuyat ako, bakit may trabaho ka ba para mapuyat? Wala, oh. Di matulog ka ng araw. Sabi, kami napupuyat, may pasok kami alas 8, alas 5. Kasi po daw, problema nila, tuwing madaling araw, gising daw po sila. Tuwing araw, doon po sila nagsiesta. Ayan. So hindi ko po alam kung sign of aging po ba yun. Hindi, hindi, tapos na. Ayan. So para ma-confirm natin, totoo ba to, sir? May katotohanan ba yun? Yan madaling araw. Kinonfirm na po, kinonfirm na. Sayo, sir Nog. Okay, okay. Kinonfirm na. Mabawa na ng tulog. So guys, pag kayo, eh, laging gising na ng madaling araw, tapos maikli ang tulog nyo. Delikado po yan. Sign of aging na po yan. Sinyales na po yan. Nagkakaroon na po kayo ng EDAD. Alam nyo po yung EDAD? Walis kayo na sa paligid. Madaling araw, nagbabalis po sa paligid. Yan na po yung sign ng EDAD. Nagkaka-EDAD. Kaya nagbabalis sa maaga. So yung mga nagbabike po na ngayon age, mga alas 4 po, rumurota na yan. Kasi ayaw na po nila ng araw. Pag may araw na po, andyan na sa bahay yan. Okay, nagkakapi-kapi na po sa McDo. Yan. Okay. Teka lang, may tatanong lang tayo, syempre. Mga ama na rin itong mga to. Imposible pag kayo hindi pa ama, ano? Sa edad nyo yan. Magdududo na ako sa inyo. Happy Father's Day, ha? Yeah. Para sa lahat. Okay. Sir Nog, may tatanong ako. Okay, sige. Syempre, ama ka na ngayon. Meron ka rin naman siyempre, ama, hindi, putok sa buho ba? So Sir Nog, ano bang traits ng father mo na sa tingin mo na kuha mo at para sa iyo proud na proud ka dahil namana mo sa kanya? Kay Airpat,
ang naman ako kay Arpat, mahilig din siya magbisikleta. Ah, buti bisikleta lang nahilig, ganun, di ba ba eh? Hindi naman. Hindi naman. Kasi di pa uso nun eh, pahipo-hipo. Ah, okay. Kapit-kapit lang nun. Na. Bawal eh. Kasi may sinabi rin nanay ko, pag nahawakan mo daw ang palda ng babae nun, mabubuntis. Tama ba? Tama. Yun. Kasi Sir Nog, kala niya nung time na yun, pag nahawakan niya yung mga babae, mabubuntis. So, hindi nang bababae, Sir Nog. Hindi naman. Ngayon naman. Lang. Ay, noon. Hindi, joke lang. Yan. Ayan. So, up to now, nagagamit mo pa rin yung pagiging siklista mo. Oh, na naman na mo sa tatay mo. Kaya tingnan mo naman. Yun ang naman ako eh, patang ka ngayon. Kaya kayo, tuloy-tuloy pagka-bike. Yung mga mag-gusto mag-bike, tuloy nyo lang. At the age of? Pati ba naman? Secret na, secret yan, secret. Sa lahat daw ng tatanong nyo, wag lang ilan. 65. Ayan, 65. So, dual citizenship nga po sila, no? Senior citizen, tsaka Filipino citizen. Okay. Okay. Sir Joey, ikaw naman. Ano pong traits ng father mo na talagang namana mo na masasabi mong proud ka na nakuha mo yon? Maaga gumising. Maaga gumising. Para sabi nga na, the early bird catches the early worm. Yan. So siguro si Sir, ito yung mga tamang negosyante or magagaling na empleyado na perfect attendance. No, tama ba Sir? Tama. Kasi pag maaga magising, maraming nagagawa. Okay, so Sir, naipasa mo pa to sa mga naging anak mo? Yan. So kamusta naman sila Sir? Successful in life or meron ba silang mga negosyo na? Wala pa naman. Wala pa naman. Pero at least, okay na. Mga maayos silang lumaki bilang iyong mga anak, no? Isa lang. Matipid tong si Sir. Isa lang ang anak. Ito, dito ako naniniwala, hindi babaero. Hindi naman lalakero, Sir. Ha? Babaero lang. Hindi siya babaero, hindi po siya lalakero. Stick to one lang po siya. Thank you, Sir Joey. So, shoutout mo na si Wally, YP, tsaka si Kid. Happy Father's Day. Yeah. Thank you. Ah, si Sir, ano nga ulit? Si Sir Boy. Sir Boy. Ano bang namana mo sa tatay mo na hanggang ngayon eh proud na proud kang nakuha mo yung namana mo sa tatay mo yun? Marami mag-aaral kayo. Parang mga anak mo nga. So na namana mo maging masuno rin sa tatay. So yung mga anak mo rin ganun din. Nakatapos naman sila. Nice lang. Success naman kahit pa paano. Ang isang bagay lang makatapos is big ano na yun. Big accomplishment proud na. Para sa akin yun. Para sa kanila. Yeah. Tama. Maganda ang buhay nila. Tayo gabay lang. Diba? Parang SPG. Patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May masiselang tema. Lengguahe. Karasan. Joke lang. Ayan. Okay. So Sir Boy, shoutout mo na. Yung buhay pa ba si Ma'am C? Wala na. O, shoutout mo na yung ano eh. Happy Father's Day na sa anak mo. Happy Father's Day. Better Beans Cafe. Ayan, si Ma'am Linel po. Ayan. So Ma'am Linel, happy. Ayaw magpa-happy. Happy Mother's Father's Day. Ayan. Bakit ayaw mo magpakita Ma'am Linel? Ayan o. Ngayon lang ulit kami nagkita. Kasi tuwing pupunta ako dito, sarado po yung kanilang shop. Kaya Sunday lang po sila nag-open. Kasi madalas ako Saturday and Wednesday dito. Hindi tayo nagkikita. Andun ako lagi sa Brujo. Oo, dun na lang. Ayan. So, bati lang po tayo dito kay Ma'am Linga. Hindi pa rin kami nakakadayo sa kanila, pati dun sa... Ano nga ba yun? Nails pa ninyo, ma'am, no? Okay. So, guys, pagpupunta kayo dito sa Antipolo, just look for Better Beans Cafe pag Sunday, kapag sisimba kayo. Ayan. Kompleto kayo ng coffee din na mapipilian dito. And they have some pastries din, ha? For you to check. Okay? Sige, ma'am. May isa shoutout ka na, si Father. Father's Day. Sa lahat ng bike. Tsaka yung nanay nagiging tatay. Nighttime. Happy Father's Day. Ayan. Si ma'am. Shout out siya na ma'am. Happy Father's Day po sa lahat ng father. Mother also.
May specific father ba? May sa shout out. Lahat na lang sila dyan. Okay. Thank you, ma'am. Bye-bye. So guys, bumaba na tayo ng Antipolo dyan. At syempre, balak pa natin makamit at makakwentuhan ng iba pang mga fathers na nandun sa Arcovia. And luckily, pagbaba pa natin ng tikling, na-meet pa natin si Coach Mike. Diba? So, sinama na rin natin siya. Paalam mo na, Sir Mike! Ayun o, oh. Sir Mike, tatanungin kita. Yo! Father ka na ba? Hi, ma'am. Father na ba? Hindi pa. Pero kung may traits man yung father mo, na-admire mo, na hanggang ngayon you live up to it and you're proud of it, ano kaya yun? Ano siguro yung maka-Diyos. Ha? Maka-Diyos. Maka-Diyos. Oo. Mahirap siya magpasalamat sa kahit naman yung mga, yun lang, yung grateful siya. Yeah. So, always grateful for positive everything. Positive thinking, ganyan. Yeah. So, shoutout mo na yung father mo, sir. Happy Father's Day sa daddy ko, daddy. Yeah. Love ya. Saan ba yung next na karera natin? Pinag-aandaan. Na-car. Na-car? Oh, okay. Brusco. Oh, bagong member yan sa akin. Ayun, from Santi. Ito ka grupo rin pala ito ni Ma'am Ayla. Yes. Mama, bro, Papa Lumi. Back to you. Back to you. Ayan. So, good morning ka pa, Jack. Hello! So guys, nabito tayo sa lugar kung saan maraming Marites at mga Maritos. Ito po dito. Kung gusto niyo po, kung gusto niyo po maka-capital. Kung gusto niyo po makaalam ng mga what's the latest dito sa Pasig Cycling Community. Karen Bangs. Si Karen Bangs, yan po. Karen Bangs talaga. Si Karen Bangs. Karen of people. So, umpisahan po natin, syempre, yung pinakasikat. The legendary, the epic, Justin Bieber. Justin Bangs. Okay, so guys, tatanong lang natin. Same question sa lahat ko. Paghahanda, pero ikaw maganda, hindi ka handa. Alam ko magaling ka mag-isip eh. Boy! Yan! Okay, kasi nga, yung mga Marites, alam na alam mo, yung latest, yung pa kayang sariling pag-iisip. Kaya nga legendary yun eh. Para sa mga... Siyempre, ama. Ama! Oo? Ngayon... Nasintinik ng bangus! At sintulas ng palos! Alam na sagot nito. So kung meron kang mamanahin sa tatay mo, na ina-admire mo at you look up to and you're proud of it, ano kaya yung mamanahin, minana mo sa tatay mo hanggang ngayon? Mapagkapwang gawa. So lahat pinagbibigyan mo. Yan. So mapababae, pati lalaki. Siyempre, lalaki. LGBTQ. Anong klaseng pagbibigay? Be specific. Mega no. Okay, sige. Sabi niya nga mapagbigay. Yeah. So, mapagbigay ka. So, syempre, ikaw ngayon tatay na, 'di ba? So, how do you apply it to your own family? Nice English. Wow. Thank you very much. Please. Next question. Please. Anong sagot? Hindi pa. Mapalaki lang natin sila maging mabuting pakikipagkapwa-tao. Define mabuti. Parang, ikaw yung diba si Jollibee nagsasign language? Lumaking, mabuting, bata. Parang yung pinapanood ko kanina, yung quiet place, tinutodok yung volume, wala palang salita yung quiet place. Oh, susunod na papanoorin mo, yung kay ano, si... Hindi, yung si Wilson, yung best friend niya, yung bola, yung na-stranded, yung Federal Express, kay, kalimutan ko eh. Tom Hanks. Yung stranded siya. Oo, castaway. I-volume mo rin ng todo. Baka mabingi ka. Isa lang maririnig mo ano dun. Speak, ano, salita. Wilson! Okay, so sa pamilya mo, how do you apply yung bagay na in-admire mo sa tatay mo at hanggang ngayon para sa pamilya mo? Yun lang yun, yung mapalakas ko sila mabuting anak at tumulong din sa pagkapwa tao. So mapagbigay kahit iPhone, binibigay mo sa kanila? Sabi mo kasi mapagbigay. Be kind. Be kind lang. Iba yung kind tsaka pa mapagbigay. Kasi bagay, English yung isa tsaka mapagbigay. Ano muna English ng mapagbigay? The giver.
Kasi sabi mo iba yung kind tsaka mapagbigay. So ang English ng mapagbigay ay the giver. O the giving away. The giveaway. Okay. Ah, sige, thank you, Sir Perds. Baka siya shoutout mo si Special Lab 1 kasi wala kang labang ngayon tsaka kula. Wala na. Nasa office pa. Nasa office pa. Mamaya pa uwi na mga andaan mo. Tayo ngayon ang masusunod. Bukas sila na uli. 365 kanila. 364. 364. Kanila. Sa lang ang araw atin. Okay. So, thank you, Daddy Perds. So, susunod naman natin si Sir Ellie. Happy Father's Day, mga brother. So, ang lagay, ganun-ganun na lang yun. thank you, mga friends. Oo nga, panay-panood na lang ako ng reels mo tsaka upload mo ng Facebook eh. Ayan. Ayan. Okay, mabalik tayo kay Sir Ellie. Sir Ellie, siyempre, meron kang isang katangian na ginusto mong parang ina-admire mo doon sa tatay mo dati. Ano kaya iyon? And you're so proud of it. Pagkalinga sa pamilya. Pagkalinga sa pamilya. So, can you be very specific about pagkalinga sa pamilya? Kasi medyo general eh. Sabi nila, basta ang priority sa akin, pamilya ko. Okay. Kaya kung ano man ang kailangan nila, gagawin mo lahat ng paraan. Yan. Para maibigay. Halimbawa po, pagkasama mo yung barkada, bigla nagkayayang uminom. Wow. Tapos nagkakasarapan na uminom, tumawag, kailangan kita dito kasi walang bibili ng pagkain. Ganon, eh pagkain ang kailangan nila, eh di, syempre buhay ang kaang. Yan. Oh, di ba? Okay. So ganon pong klaseng pagiging priority ni Sir, na hindi niya pwedeng isaalang-alang ang pamilya kapalit ng barkada. Hindi, siyempre kailangan natin ng barkada kasi kumbaga no second family yan. Yan. Pero siyempre, maunawaan din naman nila ng mga magiging, ano mga barkada ang magiging naging katayuan mo, ang pangangailangan ng pamilya mo. So, depende yan sa pangangailangan. Kung bibili lang ng ulam, pagpa-deliver na kayo, may grab naman eh. Pwede rin. Uso yan. Uso na yan eh. Sabi mo, sige, huwag kang magalala. Darating yan, grab niyan. Makatambay lang ako. Huwag niyo ako stop buminom. Joke lang. Ayan, sige. So, Sir Ellie, ikaw bilang ama, diba, ano naman yung pinaka na ipapass on mo sa family mo, sa mga anak mo, na sa tingin mo, na-appreciate nila ng todo about that qualities na ipass on sa'yo ng previous parent mo? Yung pagmamahal. Pagmamahal. Ako, ang hirap i-define ng pagmamahal na yan. Ha? So, bigyan mo nga ako ng isang pinaka-major example na tumatak sa isip mo. Yung nga, nabanggit ko na kanina, priority sila. Siyempre, lahat ng klase ng pagmamahal, pagkatungkol sa kanila, gagawa mo ng paraan niya. Yan. So, basta alam mong para sa kanila, para sa kanila, para sa ikabubuti nila. Sarap palang maging tatay si Sir Ellie lang, kasi gusto kong maging doktor, wala kaming pampondo eh, gagawa naman pala ng paraan ni Sir Ellie. Oo, sa totoo lang, ako nag-self-supporting lang ako. Pero yung mga anak ko, sabi ko, lahat ng hirap na nadanas ko, hindi ko pa dadanas sa kanila. Yeah. Yan. Very common, ano, guys, sa mga sinasabi ng magulang. Ano? Talaga willing to sacrifice their time and effort para sa kanilang mga anak. Huwag lang silang mapariwara sa kanilang pagtanda. Ayun, sige. Sir Ellie, shout out na. Kanino ba? Ay, hindi someone. Naman nila pinapanood yan. Special someone. Siyempre, sa mahal ko. Maligaw. Oh, siyempre. Wala siguro nakakakilala sa'yo. Isa lang si Nognog lang. Yeah. Nakakakilala sa misis ko. Kasi doon siya nagbabayad ng renta niya. Kaya pala. Oh, Sir Nog, kanina nandiyan ka. Kasama ka sa vlog na to. Mapapanood mo, no? Sa mahal kong asawa, kay Irma. Yan, tira mo. Yan ang totoong safe, di ba? Mahal kong asawa, kay Irma. May pangalan. Sir Perds, nagbigay ng pangalan? Walang label eh. So pag walang label, sinabi lang, generic. Nasa trabaho. Oh, mahal ko, yun lang yun, di ba? Nasa trabaho, pero walang sinabi. Mayroon nakalagay, Irma, may label. Teka, baka mayari ako dito. Biro lang po yun, ma. Biro lang po. Yan, okay. So, we're gonna go on to our third father in the group.
Sir Butch, millennial to. Papasok tayo sa millennial father ngayon. So Sir Butch, ano po ba ang masasabi mo na something na in-admire mo sa tatay mo na hanggang ngayon you're so proud of it? Sa akin, yung pagiging family-centered ng tatay ko. Family-centered. Na isa na nakuha ko yon kasi whatever na magiging circumstances, dapat laging unang family na. Family first, okay. Buti wala na yung family first na networking, ano? Hindi na natin napopromote. Fitness first na lang. Fitness first. Lagi nasa Mega Mall yun eh. Kaya, hindi, iba pa yung family first. Raffle lang po, ma'am. Raffle. Okay, so dahil dun sa traits na yon, ano naman yung na-pass on mo sa family mo na talagang nakita mo na iyon yung dahilan kung bakit nagagawa mo yon para sa pamilya mo ngayon? Una-una, kasi siyempre sa magbabarkada, minsan may mga bigla ang hatak. Yan, okay. Alam nyo yun, no? Mga barkada, nagbibigla, nagyayaya. Since family-centered yung nakuha ko sa tatay ko, nevertheless, wala akong pupuntahan. Yeah. Kasi ano yung family ko. Bang klase, no? Yan. So ako, hindi ko pero nagagawa. Guilty po ako dyan. Pero nakakapagpaalam pa rin maaga. Sabihin lang naman, bahala ka. Tama ba? Pero pag sinabing bahala ka, humanda ka pa rin. Mamaya sagutin mo ngayon, di ba? Common sagot nyo. Bahala ka. Pupunta lang ako kay kumpari ganito eh. Bahala ka. Kailangan pagawin mo. Oo, di ba? Oo, pagbalik mo lang naman eh. Bahala ka. Pag sinabing bahala ka, alam mo na yun. Abort. At pag umalis ka, pagbalik mo, dapat may bitbit ka. Yun. Sa pintuan pa lang, may pasalubong ka na. Tawag nila dyan sa Tagalog, paminto. Ayan, so kuha kayo ng mga tips, ha? Sige. Okay, Sir Butch, shoutout mo na. Ay, shoutout sa asawa kong babae dyan. Love you, asawa. Yeah. Asawa lang, ha? Walang pangalan. Safe yun, safe. Ano? Visa mo? Yeah. Ay, wala na akong visa ngayon. Wala nang visa, only visa ngayon. Visa ko ngayon. Tandaan nyo, 24 hours kami ng oras ngayon. Kaya pala walang visa sa walang immigration. Mahaba visa ko ngayon, situlog pa mag-inakuhan na ngayon. Ayan. Okay, so look, si Sir hindi pa to father eh, no? Dito muna tayo sa matagal lang ama, hindi lang to ama, grand ama na to. Oo, ito yung ano, institution ng Cyclist dito sa ano, sa Pasig. Foundation. Siya na yung foundation. Siya na rin yung mag-iisang foundation ng grupo na yun. Lahat-lahat na. Pati member, ko na rin. Ayan si Sir Sunny. Sir Sunny, syempre, hindi lang tayo ama, di ba? Ina na rin. Grandfather na rin tayo. Ayoko sabihin lolo, nakakatanda eh. Mas bata yung grandpa. Diba? Grandpa. Okay, Sir Sunny. Siyempre, meron ka rin nilulook up na mabaga traits ng father mo. Ano kaya yun na traits na pinanghawakan mo na kumbaga naging proud ka to have him as your father? You know, sa akin naman, unang-una maging maayos ang pamilya ko. Tapos, mapagtapos ko sila halos, nakapagtapos naman sila lahat. Doon ako masaya gawa na sabi ko sa kalalang araw, nakapag-aral ako sa sarili ko. Nakapagtapos ako sa sarili ko. Lahat-lahat kaya, sana, itong ibinibigay ko sa inyo, mahalin nyo ito na pagpaparo sa inyo, mahalin nyo yun. Kasi ito lang kung may bigay sa inyo na kung ano pa man, ang edukasyon, higit sa lahat na dala nyo yan kaysa kayo magpunta. Yan. Parang pareho na sinabi ng tatay ko. Kasi kami naman, laki din kami sa hirap. Parang walang ipapamana sa iyong pera, bahay, lupa. Pero sila kasi hindi nakatapos ng pag-aaral. High school, elementary. Pero yung makatapos kami, yun lang daw ang kaya nila ipamamana. Dahil doon sa bagay na yun, yun yung magiging dahilan para yung mga higit pa sa kayamanan na makukuha. Tama ba? Saka yung sahig ko pa sa mga anak ko, yung napagdanaw ako noon, kung ano ang hinihigaan namin na kawayan, doon na rin kami nagkakain na walang upo, nakalapag lang ang tanghalian namin, kamote, kaya kamating kahoy, ang ulam, kamote pa rin, talbos. Oo, totoo yan. Ayos, kamote, ulam kamote. Oo, talbos, tapos merong tuyo.
meron tuyo na hinahalo para magkaroon ng lasa. Magkaasin lang, umalat. Iyan ang kinakain namin nung araw, no? Yeah. Halos nasa grade school ako. So meaning your father, kasi mahirap na kami. Mahirap lang din. Oh. So parang tinaguyod kayo kahit papaano. Na-provide naman kayo. Ooh. Hindi nga lang lubos, pero yung pagiging maayos mong ama, tingin ko yun yung nag-groom. Wala akong masabi sa tatay mo. No? Yung tatay mo nag-groom sa'yo na maging mabuting tao na hindi lahat nakukuha sa madaling paraan. O kumbaga, gusto mo yumaman, magnakaw ka. Diba? Yeah. Gusto mo magkaroon ng pera, mangloko ka ng tao. Diba? Yung ganoon. At least, pinalaki ka ng tatay mo na mabuting tao. So kung ano man dinibigay mo sa pamilya mo, dinaan yung sa hirap. Diba? So parang, tama ba? Oh. Walang bagay na nakukuha ng shortcut. Siyempre. Lahat din naghihirapan. Ha? So anong message mo sa mga anak mo ngayon? Tulad diba? Yun sa... Father's Day ngayon, dahil ko, baligtad. Dalawa na lang kami sa bahay. Dalawa kami sa bahay. Ano masasabi mo sa anak mo? Uy, kung ano man. Side, hindi kayo dalawa hirap. Correct. Nagkaroon kayong pamilya na tulad sa akin, yun ang ginawa ko rin. Pangarap ko rin, noong paman. Ito nga, na magkaroon ng mga anak, pati apo. Yeah. Yun. So magka-apo na si Sir pagka nagka-asawa siya. May apo na rin ako. May apo na. May apo na ako. Kaya lang, yun yung sinasabi. Apo yun sa isang anak ko. Kaya lang, tulad ngayon, ang isang kong anak, nasa pinggit ng medyo malumang kalagayan, nasa PGH ngayon. Date, pagaling ka ha. Anak mo yun? Nasa hospital ngayon? Malaman na paano, paano? Eh, ito kasing anak ko, ang sakit niya, lupus. Oh, okay. Una siyang, siya sa medical, almost $500,000 higit ang nagasto. Wala nangyari, hindi makalakad, wala. Nung malipas sa BJ si Sidlong, okay, nakalakad, bumalik ang sigla, laki rin ginasto. Ngayon, bumalik na naman, nabalik din pala yan. Ngayon, nasa BJ siya ngayon, tapos ang ulo niya, nagkaroon pa ng tubig. Kaya yung kanyang paningin niya, nagkaroon ng epektuhan ba? Ngayon, pwede mo lang isulat yung sasabihin mo para mabasa niya sa malapitan. Tapos sasagutan man siya. So hindi pa siya nakakalabas? Wala pa, nasa Philippine General Hospital. Wala pang clearance din? Ang sabi lang doon, baga na almost 2 months mabutin doon. Okay, 2 months pa siya magti-treatment? Oo, doon sa hospital. Kaya ang nangyari, ito naman ang dalawang apo ko dyan sa amin sa bahay. Ganun ka lang kami. Tulong-tulong. Tapos yung manong lang ko, hindi na rin halos makapag-lip dahil subos na. Delikado naman yung kanyang trabaho. Kasi ang trabaho niya, nasa government siya. Nasa PNP. PNP. Hindi pwede siya. Kaya sabi ko, okay, basta tulong-tulong lang tayo. Sana naman, Dave, pag galing ka, malaman kita. Yeah. Love you. Yo. So guys, Sir Sunny, di ba, matagal na natin kilala si Cyclist. Alain mo, meron palang pinagdadaan, pero panayang ngiti-ngiti lang at pag-post sa Facebook, di ba? Mahirap naman kaya hira yung mga bagay na gano'n. Dadalim sa gano'ng bagay lang. Nagbabay ka, anilito ka, dadalim na parang problema. Pero tama yan, para mawala yung mga bagay-bagay na mabigat, no? Idaan natin sa bike. Laki talaga na itutulong ng bike, no? So, Sir Sunny, I'm proud of you. Happy Father's Day. Salamat. Sama mo kami magdadasal para kay Dave. Father's Day din. Ayan, huwag kang mag-alala. Okay. Thank you, Sir Sunny. Okay, so that's Sir Sunny. So, we'll proceed to our next father on the line. Yeah. Sama niyo mga Mark. Hello. Good morning. So, ito po yung part. Eh, nabisa ko kaya walang problema. So, ito po, hindi na kailangan magpaalam kasi lagi kasama po yan. Hindi po yan nagpapaalam. Diba? So, yun ang masarap, no? Couples ride all the time. Kahit saan mo gustong maisip pumunta, pwede nyo puntahan. Diba? Hindi yung patuloy. Pre, kailangan ko umuwi na maga. Nagihintay si Mrs. eh. Ayun, iniintay ko si Mrs. Ang tagal eh. Umaakon ako eh. Saka wala nang uwi yun, pasalubong. Ayan, hindi na kailangan maminto kasi
treat na lang niya. Oh. Eh ngayon Father's Day, ikaw titreat ni Ma'am, no? Ah, malabo yun. Malabo ba? Diretsahan to. So si Ma'am, di nagtitreat kayo, sir. Okay, Sir Mark. Tanong ko lang din. Siyempre, sa tatay mo, meron kang something na parang kahit pa paano nililook up or nagugustuhan traits. Well, na sa tingin mo naman, amo, ano kaya yun? Pagkaka-recall ko eh, pasensyoso. Pasensyoso. Mahaba ang pasensya ni Sir Mark. Lalo na, ano, sa mga anak ng mga pasaway. Okay. Ayan. Bali, tinitiis lahat ng mga kakulitan nila. Yeah. Mga ilang taon ba yung mga anak na yan, Sir? Meron akong 7, bunso. Tapos may 21, saka 20. Ang lalaki na pala ng mga anak mo, Sir. Kaya pala, matitigas ko gulo. May mga sarili na kasing buhay yung mga yan. Eh, no? Ang hirap ng imandohan sila pag mga ganong edad. Oo, lalo na pag may partner, may barkada, tapos may mga grupo. Ayos tayo yun ang buhay yun. Uwi lang para matulog, kumain. Uwi, magtatanong, ano ulam? Uwi, mangingin ng pera. Ganon. Yan, okay. So guys, dahil doon, mas magandang tanongin natin si Sir. So, Sir, sa pagiging pasensyoso mo, paano mo nakita sa sarili mo na may extension, may limit ba yung pasensya mo or hanggang saan ba siya umaabot or talagang pagdating sa anak, kayang-kaya mo tiisin lahat? Parang ano, kayang-kaya ko tiisin. Kasi importante naman kasi sinusubukan nila talaga maging successful sa buhay nila. Yung effort na. Oo, yung effort naman nila, binibigay naman nila. Na ginagabayan ko rin naman sila. Kung ano mga naranasan ko dati bilang anak din sa tatay ko, sa lahat ng mga advice binibigay ko na sa kanila. Okay. Parang ako ano guys, pansinin mo. Kadalasan sa ating mga tatay, di ba? Kahit pa paano, anumang ginawa na hindi maganda, parang kaya-kaya nating pag yung pagbigyan, patawarin, kaya sabihin nating pahabaan pa yung ano nga ba tawag dito, yung extension para additional pa na pagbigyan ng pagbigyan, di ba? Hanggang unlimited na pala tayo nagbibigay, di ba? Kasi bakit? Isang bagay lang sa tingin ko ang nakikita ko. No? Bawat magulang, walang hinangan na masama sa anak. Magalit man ako sa'yo, sir, umunan man kita. Nainis man ako sa'yo, napasigaw, napalo. Iisa lang dahilan lang. Kasi nag-worry sila na ang future mo mag. Kasi nila, gusto mo ka. No? Pero at the end of the day, tumakbo ka, hanapin mo kami. Isa lang sasabihin ko sa'yo. Haliganap. Tumuloy ka, tanggap kita kahit ano pa pa. Diba? Tama ba? Tama. Ayan. So, mainit man ulo, mataas man ang boses, huwag niyong pansinin. Kasi pagdating sa pamilya, ang pamilya, normal lang na may pagtatalo. Pero at the end of the day, hindi mo kayang itakwil. Lalo na pag nagkakagi. Tama. Ayan. Okay. So, sir, maraming salamat ha. Okay. So, before that, anong message mo sa mga anak? Maureen, Maynard, Majo, ipagpatuloy nyo yung mga ginagawa nyo ngayon na paghahanap ng income para sa bahay natin, sa pamilya, para maging successful kayong lahat. Hindi lang sa akin, sa buong pamilya. Yeah. Ayos. So, guys, maraming salamat for tuning in. Sino po yung huling father dito? Anak naman ang interviewin, anak. Puro tatay na lang. Anak naman. Are, walang Children's Day. Kaya, hindi naman kayo naging children. So ako, dahil dyan, pre, ikaw ang gumawa ng day kung alam kung kailan mangyari. Yeah. Hindi, meron diba National Siblings Day? Huh? Nakita ko lang sa CNN. Nasa CNN. Kakatapos lang. Oh, pagdating doon, magpikit ka. Makit ka, maglagay ka ng placard. Panahon namin. Hindi, gagawa ko ng ano. Ang Alyansang Kabataan. Rolista ang puto. Rolista, aktivista para sa magulang bayan.
O syempre hindi na natin interviewin yung mga nanay. Syempre may Mother's Day last month na yun, tapos na sila. Tayo lang muna. Ayan o. Asa si Ma'am Joy? Eh si Sir Joy. Dulo. Hi Ma'am Joy. Happy Mother's Day. Thank you. Okay, so that's it guys. That's it. Iduduktong-duktong na lang natin yan sa mga na-interview natin sa Taktak. That for today, Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama dyan. Sa lahat po masasabi ko sa inyo, di ba? Itong vlog na to, hindi para kumita tayo ng pera. Kung ma-monetize man tayo, we'll give it back to our subscribers, followers, and even through raffle, giveaways, or reaching out sa mas nangangailangan. Remember, we're here to make memories. Wala pa pong nagawang time machine, di ba? Pero dahil dito, nababalikan natin ang nakaraan. Na hindi natin kailangan ng machine dahil pag pinapanood natin, naalala natin, we were together, kasama kayo. Kaya next time, sama na! Woo! Okay guys, so we're here. Bakit tayo naglalayo? Nag-alis yan siya. So tingnan mo yung asa ko sa pagka dumating ako yun. Sobrang sayang-saya niya. Puching. Dance. Puching. Diba? Happy yan pag dumarating. Happy yan kumalagay nito. Puching. Okay guys, so we're back here at our house. So syempre, yung mga tinatanong ko kanina, the same goes pagdating din sa akin. So actually, hindi lang isang traits, but so many traits na masasabi ko what I admire most about my father, na? Syempre, kung iisa-isahin ko, the top most siguro na masasabi ko pagdating dun sa traits na gusto ko sa tatay ko is grabe yung passion niya when it comes to work, no? Pagdating sa trabaho, trabaho talaga. Hindi siya yung tao na may reklamo, di ba? Kung ano yung panagawa mo sa kanya, gagawin niya yun. Without questions asked, unless you ask something, dun lang kami nagkaiba. Kapag mayroong bagay na sabi nga nila is beyond work na binigay mo or beyond task that you gave, hindi niya na masyadong i-acquire niya. Kumbaga, he will do what he is paid to do. Yun. Pero grabe yan. Kasi, kung bakit ko ina-admire sa tatay ko, kasi nung work, nag-work siya sa Universal Rubina. Sa Universal yun. Is, ang ginagawa niya, siya lagi ang nakakakuha ng perfect attendance. May pot money yun kung sino mang employee ang makaka-perfect attendance for the whole year. And year after year, walang nakatalo sa kanya. Yung nag-work siya dun sa factory natin nila. No? And ganun din siya nung nandun siya sa abroad when he was in Saudi Arabia, Riyadh to be exact. Ang malupit nun, yung isang makina na gumagawa ng biscuits, siya lang nag-iisa nakaka-operate. Siya lang din nakakapag-troubleshoot if there's a problem. Kaya every time na magbabakasyon siya dito sa Pilipinas, lagi pinapatawag kagad siya na bumalik doon kasi totally walang ibang taong pinapahawak yung may-ari ng company except for him. So every time na wala siya, nakabakasyon siya ng 1 month or more, is totally stop nag-operate yung machine na yun. Huh? Okay. So maliban doon, marami pa akong trades na pinapapadre ko na talagang ina-admire ko. Lalo na pagdating sa relationship, wala akong nakita sa kanya na yung nagkaroon sila ng issue with regards to other woman, pagdating sa mother ko. Tapos, ayaw niyang pagtrabahuhin niya nanay ko. So, buong sweldo niya binibigay sa nanay ko. Wala akong nakita sa kanya, di ba? So, may marami pa akong traits na nakita sa kanya, pero isa lang nakita ko doon. He's the type of person who never settles for, kumbaga, comfortability ng sarili niya. Parang he will go beyond his limits. Ma-establish niya lang yung pamilya na maihahon sa hirap. Just to let you know, my mother and father grew up in a not so, masabi natin, wealthy environment or family na well-off. Diba? Kasi, anay ko, farmer,
kung narinig niyo yun doon sa Negros, nagtatabas ng tubo. Tawag nila doon sa kada piso bawat isang ganyang katapal na tubo, iakit mo sa tren, yun ang halaga mo. Yung tatay ko naman, manging isda, so talaga pumapalaot yan. Linggo bago makauwi, bago makapag-uwi ng mga isda. Tapos, pag wala silang ulam, uwi siya sa bahay, walang pagkain ng pamilya, bigla lalabas yan sa bangkani na mapalaot. Pag-uwi niyan, may ulam na silang isda. No? So, natuwa ako dun kasi syempre, kung hindi sa pagkupursige niya, sa kasipagan niya, tsaka sa dedication niya, and yung vision niya na ayaw niyang mag-settle doon, eh, baka isa rin ako na nandun pa rin ngayon, doing the same thing over and over again, the same thing passed on to the family. But because of their perseverance, despite of limitations sa education, they were managed or they were able to become successful, hindi lang po sa buhay, pati din po sa mga kapatid ko, diba? Kasi mga professional na rin po sila. And, meron silang property dito sa Manila na iilan-ilan na lang ang makakabili. Diba? Dahil sa mahal na ng presyo ng mga property. Unless, kung dati ka na mayaman o lumalaki ang negosyo mo, then you could have a part or a piece of things na pwedeng property na mabibili mo dito sa Metro Manila. No? Yun. But for me, at the same time, isa lang din naman na nakita ko na naipass on ko sa family ko is the same traits. Diba? Siguro masasabi ko, hindi ako nakontento sa mga bagay-bagay na nakikita ko kung ano yung meron na nandiyan na. I try to find ways. I try to give the best. I try to give everything. I try to learn even things na hindi ko alam. Wala akong iniisip kong kapasidad, inaaral ko para magkaroon ako ng ganung skills. Kahit hindi ko trabaho, pinipilit kong matutunan, diba? Kasi para sa akin, yun ang tinuro ng tatay ko noon. Kung sila may dalawang mata, paa, kamay, whatsoever, kompleto ang parts mo, kompleto ang parts na nagawa niya, bakit ikaw din ang magagawa? So, para sa akin, nothing is impossible. It's because of that words that really meant para sa akin, diba? Binigay sa akin ng tatay ko. Kaya ngayon, I'm doing things beyond what is unbelievable na ma-achieve ko in life. And I'm still limitless. Yun ang masasabi ko. Kasi kasama ko rin si Lord na gumagamay sa akin. At ang pinakamalapit din, swerte pa ako dahil may asawa ako na malapit at napakalakas kay God. Tapos nanay ko na tuloy-tuloy nagpe-pray, nilapit ako sa El Shaddai, naging part ako ng El Shaddai. So that's a blessing beyond means. Dahil sabi nga nila, you could have the world, you could have all things in the world, but without God, everything will crumble and went down to ashes. Okay? So dapat, kung may bless ka, may blessings ka, share it. Kung sino yung nagbigay sa'yo, sino yung anuman tinanggap mo, hindi dahil sa iyo, dahil din sa ibang tao. Patuloy umaasa, naniniwala, natitiwala at pinagdadasal ka na siya naging dahilan ng success mo ngayon. At kung nasan ka o kung sino ka. Diba? See you guys. Have a nice day. Woo-hoo!